Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan at sa mga interesado sa cryptocurrencies at mga pwede po natin pagkakitaan through online. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo itong bagong pa-airdrop or pamigay na USDT ni Wikibit, and nakalagay po dyan What Investors Concerns Airdrop Event Part 2. So this is Part 2 na. Yung unang event nila ay namigay sila ng USDT, and ngayon is mamimigay sila uli. Tapos itong event nila ay start March 8, that is today, hanggang March 12 lang po. Okay, so sayang, libre to, wala po kayong ilalabas dito kahit piso. Now, para makasali, ang question natin, paano makasali at ano yung mga gagawin? Unang-una ay, of course, dapat meron kayong Wikibit account. So, para magkaroon kayo ng Wikibit account, just click the link or check the link po na ilalagay natin sa description section. Tapos, i-download nyo or install nyo po si Wikibit sa Google Play Store. Ide-direct niya kayo pag kinlik nyo po yung link na ilalagay natin sa description section. Tapos, create account po kayo. So, ito po yung magiging account ninyo kay Wikibit. So, merong nakalagay My. So, ang gawin nyo lang is register kayo, create kayo ng account. Ito po yung magiging account ninyo. Tapos, may nakalagay dyan, community. So, dito sa community, sa mga wala pang Wikibit account dyan, dito pwede kayong mag-post, pwede kayong mag-share ng concern nyo about cryptocurrencies, pwede kayong magtanong, pwede rin kayong maging updated po sa mga bagong balita about cryptocurrencies. Ayan, nakalagay po dyan, Crypto News Today. So, pag kinlik nyo yan, ayan po yung mga bagong balita, Binance News, ayan, why are Nigerians not turning to the cryptocurrencies, morning special, US legislators call for greater something, ganyan, Elon Musk, AI crypto news. So ito guys, mga update about cryptocurrencies. So I think magandang tulong talaga or malaking tulong itong si Wikibit para po sa mga nasa cryptos. Kasi sabi ko nga, very important na dapat meron tayong idea or alam din sa nangyayari sa cryptocurrencies. Kaya, sa mga wala pang Wikibit account dyan, mas maganda i-download, install nyo po ito at create account po kayo. Okay, and bukod dyan, of course, ito nga ang pamigay nila na USDT. So, libre na si Wikibit. Tapos, nagbibigay pa ng mga bagong balita. You can share your concerns about cryptocurrencies. And, ayan, namimigay pa sila ng mga USDT. So, paano makasali? Nakalagay po dyan, ito yung steps. Register, log in kay Wikibit app. Tapos, search for any target crypto exchange project na doon kay Wikibit app. Papakita ko sa inyo kung paano gawin. Tapos, comment on with details. So, comment kayo about crypto exchange. Ano naging problema nyo? Okay ba siya? So, mag-share lang kayo ng inyong ideas. And then, nakalagay dyan, random choose 100 winners to win 1 USDT. And for each exchange project, select 10 winners naman with high quality content to receive $5 po. Each account can only has one chance to win rewards. So, how to claim yung rewards nyo guys, no, dito sa inyong Wikibit account, makikita nyo dyan dito sa My, meron kayong Forex Pay Wallet. Ayan. So, dito po papasok automatic pag isa kayo sa makaka-receive ng palibring USDT ni Wikibit. Guys, ang minimum withdrawal dito is $5. So, pag naka $5 kayo dito, pwede nyo itong i-transfer sa mga crypto exchange like Binance. Alright? So, ang question is, paano, no? So, meron ka ng Wikibit account. For example, meron ka ng Wikibit account. Ang gagawin mo is, mag-search ka rito. For example, search mo si anong crypto exchange ba ang pwede nating i-search dito. For example, Binance. Ayan, search mo Binance, type lang Binance, and ayan, Binance crypto exchange. Tapos click mo siya, tapos dito sa baba may nakalagay na comment. Ayan, use comment nakalagay. So click to comment. So pwede kang mag-search dito. Lagay mo satisfaction 5 and good to use, ayan, or Binance is good to use. So share ka lang kahit ano, Binance is good to use, is good to use, and kahit ano, Binance is good to use, and withdrawal is tawag dito, withdrawal is easy. Katulad niyan is easy, and cash in is also convenient, oh, tama spelling ko, and
low fees. Ayan. So, basta share ka lang ng iyong ideas about sa cryptocurrencies. Ayan, nakalagay dyan. Tapos, post to comment ka lang. Okay, so random yan guys. Random nila pipiliin yan. Alright, so ganoon lang siya. Mag-comment ka lang. Mag-search ka lang ng kahit anong crypto exchange. For example, Bityard. Ayan, pag walang Bityard, nakalagay dyan, walang Bityard. So, pwede kang pumunta dito sa community. Click mo tong X, tapos post ka about Bityard. Ayan, lagay mo hashtag Bityard. Ayan. Also, a good crypto exchange. Crypto exchange to hold and trade crypto. Ayan. So, ganun lang. Tapos, pwede mo na yung i-release. Ayan. So, pending na siya. Wait ka na lang. Alright. So, ganun lang siya, guys. And, wait mo na lang no, na pumasok yung kung isa ka sa mapipili na makaka-receive ng tawag dito. Itong pa free dollars po nila. Okay? So, what investors concerned airdrop event? Part 2 nakalagay dyan. So, ang maganda rito guys, no, kasi ang ginagawa ni Wikibit nga ay isa sa mga ginagawa nila ngayon. Ini-interview nila yung mga crypto exchange. So, sample dyan, ayan, BYDFI, Exchange, L-Bank, Venture, MetOne Wallet, and closely to help Wikibits to better understand the recent upcoming regulatory change in Hong Kong and the influence behind Hong Kong pro-crypto stance. Alright, so ganun lang siya guys, ganun lang, no? And hopefully ay nagkaroon ka ng idea. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.